sabi niya, meron kailangan aminin si Boyet. Sabi ko, ano po yun? Lungkol dito sa grupo na kumakalaban sa pamamahala, si AE. Tapos po sabi ko, po, ano, sino po yun? Tapos sabi ng kagatsa yan, alam ko, at alam namin lahat dito na may kinalaman siya kay AE at sa grupo nila. Sa grupo nila, sabi niya sa akin, ito lang ang makakapagsalba, sabi ni Ka-Earning, sa inyo, sa karapatan niyo. Sabihin niyo sa amin kung ano yung nalalaman niyo kay AE. Totoo po, sabi ko noong oras niyo po, ano po sasabihin namin? Sabi niya, eh ano pa bang gusto niyong ano, mangyari? Eh, totoo niyan, talaga mawawalan kayo ng karapatan. Pero, isipin mo to ha, sabi niya sa akin, kaya niyo mabuhay. Oo, pag nawalan kayo ng karapatan, kayang-kaya niyo mabuhay sa labas ng ministeryo. Kayang-kaya niyo yung, kasi may kaya kayo, o kaya yung mga material na bagay, madali lang yan. Pero, ang tanong, bubuhayin pa ba kayo ng pamamahala? Yun ang hindi ko malilimutan na sinabi niya at nanggaling sa bibig niya. Sabi ko, kahit sa buong buhay ko, kailanman hindi ako nakarinig ng ministro nagsalita ng ganyan at lalo ng tagapangasiwa. Kaya sabi, nangamba ako. Sabi niya, para sa akin, bakit siya magsasalita ng ganoon? Tinatakot niya ako. Para sa isang bagay na biginawa sila po na kaso para sa amin, para maisasalba kami ng ito, yung AE. Tapos sabi niya, yan si Kamar, si Angel na yan, hindi na kayo masasalba niya, kalimutan niyo na sila. Wala na sila ngayon. Nasaan sila ngayon? Wala. Hindi ko malilimutan kung ano yung reaction, yung mukha nila, nang sinasabi nila sa akin. Ang sabi ni Ka-Israeli, ako mapapayo ko sa'yo. Sabihan mo yung asawang mo, ikaw lang ang makakapagpaamin sa kanya. Ikaw lang. Makikinig siya sa'yo. Sabi ng Ka-Anas, isipin nyo na lang yung anak nyo. Isipin nyo na lang yung kinabukasan nyo. Pero sabi ko, wow. Ano? Magsisinungaling kami ng isang bagay na hindi totoo para maisalbang sarili namin? Para sa ano ang ipahamak ang Kamark at Ka-Angel na wala naman talaga silang kinalaman? Sabi ko, nagulat po, wow, ganito na ba? Ganito na ba ang mga ministro nagsasalita sa tribuna na kung kausapin ako ay para kami kriminal? Na tinatakot pa kami para umamin kami sa isang bagay? Sa loob-loob ko, hindi namin magagawa yung pinagagawa niyo sa amin. Na magsinungaling para maisalbang sarili namin. Dahil hindi kami ganun. Hindi ako ganun pinalaki ng magulang ko. Hindi ganun na pagkakakilala ko sa asawa ko. Kaya hindi namin magagawa yung pinapagawa nila sa amin.